dati kasi ako po'y taga SM. Sales clerk ako doon. Kumbaga, 4 na taon. Ang hirap kasi undergraduate ako. Okay, kumbaga sabi ko, nung hindi ako natapos ng pag-aaral, hindi naman pwedeng tatambay lang ako. Kasi one time, nangingi ako ng pera sa mama ko, nakasimangot. Parang ang hirap na everyday, mangingi ka lang ng pera, wala ang source of income. So, nag-work ako sa SM. Kaya lang, parang napapansin ko, ang tagal na ng panahon, wala nagbabago sa akin. Dumating yung time na yung escalator na dinadaanan ko, yun lang lagi. 3 na taon na, 4 na taon na, wala nagbabago. So, naghanap ako ng paraan, kumbaga paano magbago yung buhay ko. Naimbita ako ng kaibigan ko, si Philip J. Una, hindi ako naniniwala sa kanya. Ang tagal niya ako iniimbita, pero wala eh, kasi sa SM, syempre, 8 oras ka nakatayo. Kumbaga, pag day off ko, nagsisinungaling na lang ako. Kunwari, may lakad ako para hindi ako makapunta sa kanya. Pero yung time na nakita ko yung negosyo, isa lang sinabi ko, isa lang naisip ko, sayang. Sana pala, nung una pa lang, iniimbita niya ako. Kumbaga, sumama na ako. Wala na nasayang na panahon. Kasi may nangyari sa akin, kaya ako kailangan pa ng dahilan para sumama ako sa kanya. Kasi last year, okay, nagka-baby ako. May 20 yun, May 20 sila pinanganak. Kaya lang, wala akong mga pambili ng gamot. Wala akong pang sustento. Baga yun, nawala sila. Okay, nawala sila May 20. Living nila May 21, yan yung birthday ko. Ayun yung nangyari sa akin. Iniimbitan niya na ako nung before. Hindi ako sumasama. Pero nung nangyari yun, nawala yung dalawa kong anak, kambal yun. Sabi ko, hindi pwedeng maulit yan sa akin. Kasi sabi ko nga, magulang mo mag-abroad, masakit para sa'yo, di ba? Anak mo pa kaya, ilibing mo sa araw ng kaarawan mo. Sobrang sakit. Sobrang pag-naalala ko yun. Isa lang sinasabi ko, buti na lang ngayon. Kaya ko na. Pambili nung mga pangangailangan nung kambal ko, hindi ko mabili kasi wala akong pera, walang-wala ako. Kaya ngayon nandito ako, sabi ko, hindi na maulit yun. Kaya ngayon, sumama ako sa V-Mobile para hindi na maulit yung mga dati nangyari sa akin. Alam mo yung walang-wala ka, trinabaho mo, pagsahod mo, bus ka agad, alam mo yun, parang bayad utang lang, trabaho, bayad utang ka, wala nangyayari. Kaya nung dumating yung nangyari sa akin na yun, sobrang sakit. Parang wala akong magawa. Sinabi sa akin ng mga doktor, wala daw pag-asa kasi 6.5 months, pero hindi naman ganun eh. Sinabi lang nila yun para wag ako masaktan. Ngayon, masasabi ko, umikot talaga yung buhay ko. Bawat minuto ng oras ko, bawat segundo, masasabi ko may kwenta na, may sense na. Okay, sa financial, napakalaki. Nabibili ko na yung mga gusto ko. Bata pa ako, naisip ko, ba't ang daming kotse, nakasakay ka sa bus. Ang daming sasakyan, pero bakit pamilya namin wala? Okay, so ngayon, dito sa V-Mobile, kayang-kaya na. Kumbaga, magbibilang ka lang ng ilang buwan. Gusto mo ulit bumili, kayang-kaya mo. Actually, sa buong pamilya ko, natutulungan ko na sila. Dati, mama ko, manghiram lang sa akin ng 200. Bukas, sisingilin ko na. Kasi wala ka nung panggastos. Ngayon, bigyan mo 1,000, 2,000, wala na eh. Hindi mo na iisipin kasi laging papasok na yung income sa'yo. Yung father ko, sumali siya nung nakabili na ako ng kotse. Siyempre, mga tao, pati mga kaibigan ko, nung nakabili na ako ng kotse, doon na sila nagsisalian. Kaya lang, sumali nga sila, pero ang problema, yung time. Sana kung nagsisimula pa lang ako, naniwala na sila sa akin.
di sana, kasabay ko sila ngayon. Mga tao kasi, mga Pilipino, to see is to believe. Actually, magulang ko, ganun din eh. Nung sinabi ko sa kanila yung negosyo, inintay pa nila na magka-resulta ako. Ayaw pa nga ako pag-resignin ng mama ko sa SM kasi sayang daw yung 13th month. Ma-advise ko lang, magtiwala ka. Kasi yun lang naman ginawa ko. Nagtiwala lang talaga ako. Unang-una kasi pwede mo isipin na imposible. Pwede mo isipin na walang mangyayari sa'yo dito. Pero once na inisip mo yun, talagang wala. Isipin mo lang na kaya mo. Magtiwala ka sa mga taong nakapaligid sa'yo. Ako, sobrang laki ng papasalamat ko sa mga grupong nakapaligid sa akin. Tecno Royal, Prestige, Triad, okay sila Martin, Elite. Okay kami dito kahit hindi kami magkakagrupo. Pamilya kami lahat. Nandyan sila, aalalay sila para sa'yo. Sobrang nagpapasalamat po sa V-Mobile. Kasi sa totoo lang, nung pag nagdadrive po ako ng kotse, ako lang mag-isa iniisip ko, paano kaya kung wala ako sa V-Mobile?